tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Masarap ba ang pagkain nila? Oo, masarap. Ngayon ko lang ulit ito natikman. Mayaman talagang matandang ito. Oh, mag-order ka pa kahit ano. Ako ang sagot. Gusto ko mabusog ka. Ha? Siya nga pala. Nasaan ang mga magulang mo? At ilan kayong magkakapatid? Tatlo kaming magkakapatid. Nag-asawa na ang sumunod sa akin. Samantalang yung bunso namin, ang kasama ko lang sa bahay. Dahil isinama ng kapatid ko ang mga magulang ko sa bahay niya. Ganun pa. Nauna palang nag-asawa yung kapatid mong sumunod sa'yo. Oo nga eh. Napag-iwanan na ako ng kapatid ko. Wala ka bang balak mag-asawa? Siya nga pala, wala kayang magagalit kung dadalawin kita sa inyo. Ang ibig mo sabihin ay ang nobyo mo. Hindi kaya magagalit ngayong niyaya kitang kumain dito. Ha? Wala pa akong nobyo. Sa ganda mong yan, wala ka pang nobyo. Parang hindi yata ako naniniwala. Wala talaga. Sino naman magkakagusto sa tuwag kung nagtitinda lamang ng talaba? Kung sasabihin kong ako. Ha? At kung papayag ka, magpapagkasal tayo kaagad. May nanliligaw sa'yo ulit na may kaya sa buhay? Oo, kaya lang. May edad na siya. Ano naman kung may edad na siya? Ang importante, mayaman. Nakabingwit ka ng 4 na M. Sabagay, kung matanda na siya ay maikli na ang buhay. Matandang mayaman, madaling mamatay. Oo, tingnan mo ko. May kaya sa buhay si Sammy. Kaya maganda na ang buhay ko. Hindi na ako nagtitinda ng talaba. Magaganda pang madamit ko. At nakatira pa ako sa maluwang at magandang bahay na ito. Kaya maging practical ka na, ate. Paano si Baste? Si Baste? Naku, huwag mo nang asahan yun. Dahil palagay ko ay, niluko ka lamang nun eh. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit? Alam mo ba kung nasaan si Baste ngayon? Yun na nga eh. Ilang linggo na siyang hindi nagpapakita sa akin. Netext ay wala. Tingnan mo yan. Kaya malamang, niluko ka lamang noon. Kasi kung talagang mahal ka ni Baste, hindi nito matitiis na hindi ka makita. Pero ikaw nang nagsabi, hindi siya na siya nagpapakita sa'yo. Hindi ko maalam kung nasaan ang mukong na yun. Alam mo ate, may naikwento sa akin si Sammy na nagpunta raw ng Davao si Baste. Ha? Ano? Oo. At kung hindi pinapaalam sa'yo ang ginagawa niya, ibig sabihin, hindi ka importante sa buhay niya. Tala ba kayo dyan? Murang-mura! Ay, ang tagal namang maubos tong paninda ko. Ang tumal namang taong bumibili ng talaba ngayon. Nana, maubos na itong paninda kong talaba para makadaan na naman ako sa mall uli. Baka makabili ako ng bagong damit at gamit pampaganda. Dahil pag maganda ako, maraming manliligaw sa akin. Oh, Suki! Bili ko ng talaba! Sariwang-sariwa at mura pa. Tinignan lang ako ng ali at ang paninda ko. Hindi naman bumili. Sana totoo ang sinabi ni Tanda, naliligawan ako. Ay, kung mayaman nga naman ang papasang asawa ko,
hindi ako magtitinda pa ng talaba. Mahikat pa rin yata si Gina. Dapat nang hindi ako aasa kay Baste. Dahil kung mahal mo ako nun, bibigyan niya ako ng oras at hindi niya matitiis na hindi ako makita. Ay! Ah, ha? Fidel? Oh, nagulat ka. Dahil sa halimbang iniisip mo, hindi mo napansin ang paglapit ko sa'yo. Ibig mong sabihin? Kanina ka pa? Magkasunod lang kami ng babae na tumigil para tingnan itong paninda mo. Marami ka pa palang parinda. Ang mabuti pa. Iuwi mo ng lahat yan at ulamin natin, ha? Bibilhin ko lahat yan at iuwin natin at kakain tayo sa bahay. Ha? Bakit natigilan ka? Ha? Malit lang kasi ang bahay namin eh. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw naman ang makakasalan ko. Hindi ang bahay. Halika na. Gusto kong mahaba ang oras ng pagkasama natin ngayong araw. At para makilala ko na rin ang kapatid mong bunso. Pero... Seryoso ang panliligaw ko sa iyo, Becca. Ayan, gusto kong mas makilala ka pa at ang iba po pong mahal sa buhay. Ito ang bahay namin. Pasensya ka na at barong-barong. Naririto na lahat. Kusina at kainan sa araw, higaan naman namin pagdating ng gabi. Kung tatanggapin mo ang inialok kong pag-ibig sa'yo, ay hahanguin kita sa buhay na ito. Talaga? Oo. Ate! Ang kapatid ko, siya yung sinasabi ko sa'yo na bunso namin. Oh! May bisita ka pala, ate. Oo, si Fidel. Fidel, bunso namin, si Girly. Ay, hanggang pa, hindi manaya. Kumusta ka na, Girly? Mabuti naman po. Sige po, ha. Maiiwan ko kayo dito at magsisibak pa ako ng panggatong para makapagluto na ako. Naku, huwag ka rin magluto. Dahil yayayain ko kayong dalawa na kumain sa labas. Masasarap ng pagkain. Iba talaga pag maraming pera. Masasarap ng pagkain. Lagi ang kinakain. Hindi ko talaga pagkakulan si Fidel. Lalo akong magpapaganda para lalo siyang maakit sa akin. At hindi na siya titingin pa sa iba. Kaya't ako na ang gago ng paraan para hindi na siya mula sa akin. Dahil ramdam ko ang pagpapahalaga niya sa akin. Oh, bakit tumayo ka? Tapos ka na bang kumain? Oo, dito lamang kayo ng kapatid ko, ha? Pupunta lamang ako sa washroom. Sige, sandali lang ako. Ang dami-dami mo namang in-order ng pagkain. Busog na busog na ako. Oo naman, dahil gusto ko makakain kayong dalawa ng ate mo ng marami. O, kumain ka ba? Uubusin natin lahat to. Busog na po ako, kuya. Kuya, pwede bang ibalot na lang namin ni ate to? Ha? Kasi sa dami ng pagkain, hindi na natin maubos to. Tsaka busog na ako eh. Sayang naman kung iiwanan natin to. Bakit? Nagustuhan mo ba lahat ito? Opo. Wala na nga ho kaming inuulam ni ate. Madalas, talaba na lang ang inuulam namin. Sige, huwag kang mag-alala at mag-order ako ng panibago. At yun na lang ang i-take out natin. Ang ganda-ganda ng resort na ito. Ang sarap ng simoy ng hangin at ang dagat. Kulay bughaw. Nagustuhan mo ba? Oo, kaya lang.
Napagod na ako eh. Pwede bang huminto muna tayo sa paglalakad? Ah, pagod na lang. Teka, walang lilim ng puno dito. Saan ka kaya magpapahinga dito? Teka, gusto mo bang kukuha ako ng cartilage? Ikaw ang bahala. Napagod kasi ako kahapon sa pagtitinda ng talaba. Eh, kung papayag ka na kasi sa alok kong kasal sa'yo, eh, hindi ka na mahihirapan pa. Eh, hindi mo na ba ako pagtitinday ng talaba kung magpapakasal ako sa'yo? Oo naman. Hindi kita pagbabawalan kung anong gusto mo. Dahil ikaw ang aking rin. Kung gusto mong magbisti sa bahay ka lang, kasamang magiging mga tsikating na. Ah, sige. Tinatanggap ko na ang alok mong kasal. Salamat. Inaligaya mo ako, Becca. Teka, kung pagod ka na, bubuhatin na kita hanggang magkarating tayo sa cottage. Ito naman, sobra ka ha. Ang mabuti pa, bilisan na natin ang paglakad para hindi tayo masyadong mainitan at para hindi madagdagan pa ang kaitiman ko. O, Lola? Oh, apo. Kumusta ka na? Napatawag ka. Kumusta na ang trabaho mo dyan sa Taiwan, ha? Okay lang ho, Lola. Siya nga po pala. Nakausap niyo na ba ho si Uncle? Oo. Oh, ba't ang lalim ng buntong hininga ninyo? May problema ba? Eh, wala namang masyado, apo. Eh, naghihinayang lamang ako. Naghihinayang kayo? Saan? Yun kasing kursunada ng uncle mo, naligawan noon. Hindi natuloy dahil pumunta sa ibang lugar eh. Kaso, ang uncle mo naman ang wala ngayon. Ganun po ba? Bakit ho? Maganda rin ho ba ang babae na dapat ililigawan ni uncle? Ay oo, kursunada yun ang uncle mo eh. At gusto ko rin sana, kaso umalis na kaya naudlot ang plano ning uncle mo na ligawan sana. Malamang malabong maligawan pa ni uncle yan. Ha? Anong ibig mong sabihin? May nobe na raw si uncle. At plano na nitong pakasalan. Kung mahal siya at mahal ng uncle mo ang babaeng napili niya, masaya na rin ako. At kaya po ko napatawag sa inyo dahil tulog na yata kayo nang tumawag si Uncle. Kaya ako nang tinawagan niya para sabihin sa inyo. Ang alin? Umuwi na raw kayo sa Pilipinas para sa kanyang nalalapit na kasal. Ano? Ikakasal na sila kaagad? Ang bilis naman. Mukhang ayaw nang pakawalan ni Uncle yun eh. Kaya inalok na niya ng kasal agad. Naligaya mo ako, Becca. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nagkamali sa desisyon mong pakasalan ako. Dahil gagawin kitang Reyna. Lahat ng gusto mo ay gagawin ko. Talaga? Oo. Tulad ng sinabi ko, ikaw ang Reyna. Masusunod lahat ang gusto mo. Kung magpapabili ako ng house and lot sa iyo, gagawin mo? Oo naman. Ibibigay ko sa iyo ang house and lot at gagawin ko ang lahat para sa ikaliligaya mo. Salamat. Ikaw na ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Oo, kaya ngayong tinanggap mo na ang alok kong kasal, kailangan mapag-usapan na natin ang tungkol sa ating pagpapakasal. Kailan mo ba gusto? Ang mabuti pa ay kausapin mo ang mga magulang ko. Talagang yun ang gagawin ko, ang kausapin ng mga magulang mo kasama ng aking mama. Mama? Mama ang tawag niya. Talagang mayaman ang matandang ito. Thank you.
Kayo pala. Tuloy po kayo. Salamat. Ang ate mo, pag mo sabihin nasa palengke, nagtitinda ng tala ba? Ho, hindi. Nasa mall siya at pinagka-shopping niyo raw. Oo. Sinabi ko sa kanya na mag-shopping kayong dalawa. Teka, ba't hindi ka sumama sa kanya? Hindi naman ho niya ako niyaya eh. Pibilhan ka na lang siguro noon. Siya nga pala, high school ka na pala, no? Ay, hindi. Dapat nasa college na ako ngayon. Ha? Bakit? Ilang taon ka na ba? 18 na ako. Ganun ba? Abay, baby face kang tingnan. Yun na nga ho ang madalas sabihin ng mga tao sa akin. Tama yan. Pero kailangan mag-ayos ka rin para mas lalo kang gumanda. Tingnan mo ka ate mo. Palayos, kaya ang ganda-gandang tingnan. Oo nga eh. Ang ganda-ganda ni ate. Maganda ka rin naman. Siguro may nobyo ka na rin, no? Dahil 18 ka na. Naku, wala pa akong nobyo. Ano? Imposible naman. Katulad ka pala ng ate mo. Nang makilala ko, wala pa rin nobyo. Teka, kung gusto mo, ipapakilala kita sa pamangkin ko. Ho? Oo. Pihikan din yun sa babae. Ayaw manligaw sa iba. Bakit? May dati na bang nililigawan ang pamangkin nyo? Oo, kaso nabusted. Kaya ako na ang naghaharap ng babaeng mapapangasawa niya. Heto nga't mauunahan ko pa yata sa pag-aasawa. Ha? At para hindi na siya lalayo pa, ikaw na lang irereto ko sa kanya. Bahay mo ito? Oo. Bahay namin to. Dito kami lumaki ng nabayabagong kapatid. Mas malaki lang ito ng konti sa tirahan namin na naroon lahat ang sala, tulugan at kusine. Beka. Ito ba? Ang pinagmamalaki mong bahay sa akin na house and lot, ha? Hindi ito, syempre. Tirahan namin to ng mga magulang at kapatid ko. Siyempre yung para sa'yo. Sinabi mo yan, ha? Oo naman. Patitirahin ko ba naman ang reyna sa isang napakalit na bahay na ito? Siyempre hindi. Dapat lang. Dahil sawa na ako sa hirap. At gusto ko, hindi lang masasarap na pagkain, kundi malaki at maganda pang bahay. Tutuparin kang pangarap mo, mahal kong reyna. Teka. Naririto ka na rin lang. Ano kaya kung dumito na kayo ng kapatid mo? Huwag kang mag-alala, hindi talaga dito ang titirahan natin. Pangako mo yan, ha? Kundi iiwan kita. Oo naman. Ako man ay hindi papayag na patuloy kang mahihirapan. At para hindi ka masyadong mahirapan, habang hinihintay natin ang ating pagpapagasal, ano kaya kung dito ka na tumira, kasama ng kapatid mo. Ha? Oo. Kawawa naman ng kapatid mo kung iiwan mo siyang mag-isa doon sa tirahan ninyo. Siya nga pala. Tarating na si mama sa makalawa. At tiyak, matutuwa yun pag nakilala ka. Magpapakasal pa kaya si Becca kay Fidel? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Kabato,
Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.